Good evening po. This is Dr. Mauro Alan Amparado and you can call me Maui. And for this particular video, this is story time. Dahil gusto ko pong gumawa ng update regarding my 90-day water challenge. And nabanggit ko po dun sa first video ko on the water challenge that I'm already through with 60 days. At last Sunday po, I've reached the 65th day of the water challenge. But I believe that Sunday's event was a significant event for me dahil that was the very first time na lumabas po talaga ako ng opisina or ng bahay for the entire day. And I would like to know what will happen to me and to the water challenge if nasa biyahe ako or nasa isang activity ako na wala po ako sa opisina or sa bahay. Bakit ko po yun nasabi? Kapag nasa opisina po ako or sa bahay, very very accessible po sa akin yung washroom or comfort room. And we know for a fact that when you do a water challenge, your body is also challenged in terms of frequency of urination. And with my 60-day experience, totoo pong pabalik-balik ako ng comfort room. But again, I don't mind going back and forth. I know that there are a lot of benefits that I get from drinking water, just pure water. Wala po akong coffee, no soft drinks, no iced teas, and other fluids other than pure water. So, may outing po kami nung Sunday. We went to Costa Bella Beach Resort. Napakaganda pong resort dito po sa Mactan, Lapu-Lapu City. While going to the resort, nagpagasolina na po ako sa Shell dahil I told our human resource director na magdadala po ako ng sasakyan. Hindi po ako sasakay sa bus na pinervide nila. So, I brought my car, nagpagasolina ako, and just beside the station is a Select convenience store. Alam naman po natin na yung Select convenience store is managed by Shell. At I decided to visit the convenience store. I told myself, bili ka na lang ng mga kung ano-ano na pwede mong kainin sa resort. So, I got nuts, I got cookies, tapos kumuha din po ako ng chocolates. I think I got 2 Twix and 1 Mars and 1 Toblerone. At nung babayaran ko na po yung items, naku, napalingon po ako dun sa refrigerator and I saw again bottled waters. At alam niyo naman po ako pag nakakita po ako ng bottled water, hindi ko po magawang hindi bumili. Parang nasanay na po yung katawan ko at yung sistema ko na uminom po ng tubig. So, I was thinking, should I buy a bottle or should I cheat for the day? Because nasa labas nga ako. And we were supposed to report from 8 a.m. to 5 p.m. doon po sa resort. So, sabi ko, baka mahirapan ako kasi maraming tao sa resort. At hindi ko alam kung ilang comfort rooms meron doon. But anyway, I found this new product from Nature Spring. At ito po yung Nature Spring Drinking Water pH 9. At this is actually their newest product based on their website.
and they claim that they have reached the pH 9 as compared to their distilled and purified drinking water. Yung po palang distilled water, yung po yung palagi nating nakikita na binibenta sa canteen at sa mga karinderya, yun po yung kulay blue. And then doon po sa purified water, ang identification po nun is the green cap. And purified water is best for babies. At ito po, yung nakita ko sa select store. So sabi ko, subukan ko kaya yung pH 9. And I got 3 bottles, 3 liters. 2 of the liters I slid into my bag. Kasi dadaling ko po sa resort. At ito naman po ay iniwan ko po sa kotse, which I have right now, at ito po ay iinumin ko tonight. Napansin ko lang po sa pH 9, wala po siyang aftertaste na mapait, which you will usually experience for distilled and purified water. And since it is pH 9, the pH is alkaline, which also means to say that we prevent the microorganisms in the body to thrive, because microorganisms love acidic environment. Pero kapag ginagawa niyo pong alkaline yung katawan ninyo, then that prevents you from getting diseases caused by the microorganisms. So, wala naman pong pagkakaiba sa taste, except that wala pong aftertaste ng pait na usually may experience nyo sa purified and distilled water. So, I got 3 liters. Dala-dala ko po yung 2 liters sa loob ng resort. And then, I started drinking. Kasi nga po, by 3 p.m., dapat po nakakonsume na ako ng mga 1,500 ml. But the good news was, dalawang beses lang akong nag-visit sa comfort room. And that was my 65th day of the challenge. And I realized na ganun pala yung water challenge. Pag sinimulan mo yung program, halos every 30 minutes, pabalik-balik ka ng comfort room. But as your body adjusts to the process, paunti naman ng paunti yung visits mo sa comfort room at yung frequency ng urination mo. So I believe the best analogy of that is para po siyang maruming lamesa, and you decided to get a basang-basahan, at gusto niyo pong punasan yung maruming lamesa. Manonotice niyo po, pag una niyong ginamit yung basang-basahan, it collects all of the dirt of the table. At ang gagawin niyo po ay babanlawan niyo po yung basahan, and then you continue to wipe the table until such time that your cloth comes out clean. Parang ganun po yung katawan. The more you drink water, the more it takes out toxins from your body, and therefore you are required by your body to visit the comfort room as many times as possible. But as you go through the process, paunti ng paunti po yung toxins sa body ninyo, and therefore you visit the comfort room less. So yun po yung naging realization ko last Sunday while we were doing the outing. At napag-isip-isip ko po na hindi po pala mahirap ipagpatuloy yung water challenge, especially if your concern is
you have an event or you have a very, very important activity where you don't have access to the conference room. So, in the next 25 days, gagawa na naman po ako ng isang video to recap what really happened to the 90-day challenge. At i-share ko po sa inyo yung nangyari within the 90 days. But definitely, I'm inviting everybody to join me and other individuals who have tried this particular water challenge. At sana po ay ma-experience din po ninyo yung napakarami pong benepisyo na ginagawa ng water challenge. It takes out the toxins of your body. When you wake up in the morning, you have an inner glow that just exudes, which I think no other beauty product can ever parallel. I think that changing the way you drink also allows for the body to do good things for you. At pagkagising nyo po talaga ng umaga, it's just so satisfying to see yourself just looking fresh, glowing, and then there's a particular brightness na kayo lang po yung makakaunawa. And talagang masasabi yung sarili niya na, oh, I'm doing good to my body. So, join me in this particular challenge. Ako po, iniinom ko po araw-araw is 2 liters or 2,000 ml. Depende po yon kung ano po yung kaya ninyo. Just set the measure and then do it every day, and then see for yourself how you're going to benefit from it. So this has been Maui. If you like this video, please click the thumbs up, at huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe po sa channel ko. Nagpapasalamat po ako sa mga followers na nag-subscribe na po at nag-view po ng aking mga videos. I really appreciate that, at sana po ay magpatuloy po ang ating relationship bilang magkaibigan. Hintayin ko po kayo sa next video ko. Thank you very much, and I'll see you. Bye bye. Maraming salamat.